You're not watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Nito lamang nakaraang Sabado, March 4, ay tila nagpahiwatig na nga ang TVJ or Tito, Vic and Joey sa kanilang pag-alis. Wala man ngang tahasang pagkukumpirma, pero mababatid mo sa salita nila. Mula sa naging update, narito ang kanilang naging pahayag. Ayon sa kanilang naging message, ang galing niyong lahat eh. I'd like to congratulate not only you but also ang mga magulang niyo. Maraming salamat. Malaking bagay yung nurturing. Sa magulang, importante yung nurturing. Merong sinasabi, mana kayo or mana ka kay ganito. Hindi ang importante kung paano ninurture ng mga magulang ang kanilang mga anak. At nakikita ko, maganda kayong ehemplo. Inspirasyon sa ibang pamilya, congratulations sa inyo, yan ang mensahe ni Tito. At sa bandang huli, na ito ang sinabi na makahulugang salita ni Tito Sotto. At congratulations sa production ng Bulaga. Ang tanong, totoo nga bang mawawala na ang Bulaga? Ano ba talaga ang nangyayari sa loob or internal ng company na sinasabi before ni Christopher Min? Ano nga ba talaga ang plano? Itutuloy ba ito? Tatanggalin ng mga host, papalitan, or i-rebrand, ibig sabihin, babaguhin na ang pangalan ng Bulaga? Well, kamakailan lamang din ay nagbigay muli ng panibagong hint itong si Tito Sotto. Patapos niyang sabihin na ang nag-compose ng kantang Bulaga ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Vic Sotto. Samantala, ang nakaisip naman ng pangalan nito na Bulaga ay walang iba kundi si Joey De Leon. Ibig sabihin lamang nito na silang tatlo ang talaga namang bumuo ng nasabing show. Siyempre, ang producer nito ay walang iba kundi ang Tape Incorporation. Dito na nga pumapasok ang pagbabago. Dahil sa loob ng 43 years, ang nasabing si Tony Tubiera ang nagmamanage. Kahit na nga ito ay bumitaw na bilang chairman, ay siya pa rin ang nasusunod sa paghahawak ng Bulaga. Kaya nga lamang ngayon ay tila sinabotahe nga daw ito matapos ngang i-take over na ng anak ni Halusjos na si Romeo Halusjos Jr. ang nasabing congressman ng Zamboanga kundi tayo nagkakamali. At siya na nga ang magti-take over ng lahat-lahat sa Bulaga. Ayon sa naging balita ng isang artikulo, nakipagpulong na nga ang pamunuan ng Tape Incorporation sa GMA para planuhin ang pag-rebrand ng Bulaga. Ibig sabihin nito ay talagang buong pagbabago. Bukod siguro sa pagpapalit ng bagong pangalan, ay pagpapalit na rin ng lahat ng host dahil sa bagong management. Kaya naman marami na ngayon ang nalulungkot dahil tila hindi na nga mababago ang desisyon matapos ngang magbigay ng mga tila dahan-dahan na paalam ang nasabi nga pong mga host ng Bulaga at mismo sila Tito, Vic and Joey na ang nagpapasalamat sa lahat-lahat ng sumubaybay sa Bulaga. Pero may binitawang salita si Joey De Leon na magsasama-sama pa rin daw sila at ayon sa kanya ay iniimbitahan na nga niya ang lahat sa darating na anibersaryong muli ng Bulaga. Ang tanong, sa GMA pa rin ba? Totoo bang aalisin? Or pupunta na sila sa Net 25 hakot ang buong Dabar Cards? Well, yan ang ating antayin. For now, yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snap. Please like, share, and subscribe.